hindi naman po nararapat na itong ICC ay pasukin ang ating bansa at bastusin ang ating soberentiya, partikular ang ating kasirenlen nga hinggil sa ating gobyerno, kasama po dyan ang criminal justice process. Kaugnay po ng pagpasok nila, di umano, ninanais na pagpasok dito, ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay malinaw na pong nagpahayag sa isyu na ito na hindi po siya pasasakop sa kahit sinong banyaga na maaaring mag-imbestiga sa kanya o maglitis sa kanya. Ang tanging sinasabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung meron mang dapat lumitis sa kanya ay dapat kapwa niya Pilipino at dapat korte dito po sa ating bansa. O pag-usapan na pakinggan po natin, hindi ko na po ipa-play sa inyo ang video ng interview ni Ms. Malu Mangahas kay Secretary Boyeng Remulla, sapagkat baka makopyright po kasi tayo ng DMA. Eh ito naman ay pakinggan na lamang ninyo at kung ano ang mga magagandang sinabi dito ni Secretary Remulla bilang pagtatanggol sa ating bansa, sa ating soberentiya, higit sa lahat, sa ating gobyerno, sa panghimasok na ito ng International Criminal Court. Pakinggan natin ang interview ni Ms. Malu Mangahas kay Secretary Boyeng Remulla. Si Jesus Christine Remulla. Magandang yes, araw, Secretary Boyeng. Malu, magandang hapon sa lahat sa mga nanonood sa atin. Sana ay maging malinaw ang mga issue sa ating lahat sa ating pag-uusap. Alright. Kahapon po ay parang tila mainit ulo ninyo dun sa press con, ano? Bakit po ba ayaw ng Philippine government na tulungan ng ICC investigation? Hindi mainit ang ulo ko, Malu. Passionate ka. Alam nyo, maraming napagkakamala na si Secretary Boyeng Remulla ay laging mainit ang ulo. Eh dapat masanay na po tayo sa kanyang aura. Pag nagsasalita kasi si Secretary Boyeng Remulla, parang ako, di ba? Laging kadalasan nakakunot ang noo, nagsasalubong ang kilay, tapos palaging parang tiger look. May mga ganun kasi talagang tao na kahit malumanay ang kanilang gustong sabihin, pero it appears sa aura nila o sa paningin ng ibang tao na laging galit. Kaya naiilang ako nga in particular, nung ako po'y nagtuturo, hindi naman ako naiinis sa loob ng klase, pero laging ilang po sa akin ang aking mga estudyante. Kasi parang sa pagtingin po nila sa akin, lagi po akong seryoso, lagi akong galit. Eh may mga ganun po talagang tao, kaya unawain na lamang po natin ang aura nitong si Secretary Boyeng Remulla. Nakabaligtara naman ang aura ng kanyang kapatid na si Governor John Vic Remulla. Si Governor Remulla, laging ang aura nun ay parang masaya. Eh parang hindi nga natin nakikitang nagagalit. Ito naman si Secretary Boyeng Remulla, kahit tumatawa, parang galit. Yun po kasi yung aura niya, kaya unawain na lamang po natin. Okay, tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Secretary Remulla. Confirm, ano po? Okay, ano po ang dahilan? Bakit ayaw natin tumulong sa ICC investigation? Naman Malu, hindi na tayo member ng ICC, number one. Number two, pag sinabi nila na papasok sila rito, sinasabi nila na... Okay, palawigin natin yung number one na sinabi ni Secretary Remulla. Hindi na po talaga tayo miyembro ng International Criminal Court. Before, member po tayo. Pero sa panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil disappointed nga po siya sa mga pinaggagawa nitong International Criminal Court, laging nangihimasok sa soberentiya ng ibang bansa, kahit fully functional naman ang government nito, eh bumitiw ang ating gobyerno. At hanggang sa ngayon, hindi na po tayo miyembro niyan. At ayon sa ating mahal na Pangulo, hindi na po siya nagnanais na bumalik pa dyan sa International Criminal Court. Anyway, marami naman pong mga hindi miyembro ng International Criminal Court, mga malalaking bansa pa nga ang hindi miyembro dyan at hindi nagpapasakop dyan. Yan po ay hindi sapilitan. Walang magagawa yung International Criminal Court na yan kung hindi na po tayo bumalik sa pagiging member ng nabanggit po na ICC. Hindi nila tayo pwedeng persahin. Sino ba sila? Sabi nga ni Secretary Remulla. Okay, tuloy natin. Wala tayong legal system matters. Okay. Hindi yan. Pitong buwan na kami nagtatrabaho sa gobyerno. At ang gusto nila, sa pitong buwan namin na nagtatrabaho, ang lahat ng pasasaysay ng Pilipinas ay ungkatin at kami ang magsasabi kung ano nangyari masama at
tapos na kami dapat sa trabaho namin. Wala namang ganunan. Sino ba sila para sabihin nila sa atin? Sino ba kayo, mga ICC, para sabihin at diktahan ng gobyerno ito? Katulad nung nadinig po natin kay Secretary Remulla, 7 buwan pa lamang ang Marcos administrations. At gusto nyo, lahat-lahat, halungkatin kaagad, ipagbigay pansin kaagad yung mga bagay-bagay. Napakaraming problema ang kinakaharap ng bansa. Ngunit hindi naman nagpapabaya ang ating gobyerno. Sa katunayan, isa sa mga pinagmamalaki ni Secretary Remulla ay simula nung naupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay patuloy pong umaayos ang peace and order dito sa atin. Ang mga krimen, partikular na mga nangyari sa mga nakalipas na taon ay nasosolve na. Ang daming mga krimen na nangyari sa nakaraang mga panahon na sa panahon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos nasosolve. Katulad po ng mga pagkawala ng Sabungero, 3 pulis na po ang sumuko kaugnay po niyan at sinasabi na itong mga pulis na ito ang liable para po doon sa kidnapping at hindi mawari kung iyan po ba ay pumanaw na o nawawala lamang. Ang sinasabi po natin yung biktima po na agent master ba kung tawagin nila sa online sabong. At ito nga ay ongoing pa ang investigasyon at sa mga susunod na pagkakataon na de-develop pa po ang resulta ng investigasyon na yan, hopefully malaman kung sino po yung mastermind sa nabanggit po na pagkawala ng mga Sabungero. Nandyan din po ang mga katiwalian ng nakaraang pamumuno sa ilang mga ahensya ng gobyerno, katulad po sa Department of Education kung saan overpriced ang mga laptops. E ngayon po ay naiimbestigahan na yan at kasalukuyan na pong pinag-aaralan ang kriminal at administratibong kaso sa mga taong involved. Yung mga katiwalian dyan sa Bureau of Corrections na tututukan sapagkat hindi po tinotolerate ng kasalukuyang gobyerno ang mga maling gawain. Higit sa lahat, wala pong impunity ngayon. Ang mga taong pumapatay ay nahuhuli. Ang pinaka-controversial na nangyari noong December 29, kung saan isang modelo at isang negosyante na nagngangalang Chua Plaza ang pinaslang sa kanyang sariling tahan sa harapan ng kanyang tahanan ng mga sundalo pa. At dito ayon sa investigasyon ng PNP, ang mastermind ay dating Presidential Security Group Commander na si Brigadier General Jesus Durante. At ngayon, ayon po sa Armed Forces of the Philippines, hindi po nila tinotolerate ang mga wrongdoings ng kanilang hanay. At nasa kustodiya na daw po nila itong si Philippine Army Division Chief na si Brigadier General. Sa kasalukuyan kasi siya po ay Division Chief ng Philippine Army. Yan po ay si Brigadier General Jesus Durante. Makikita po ninyo mga tol na sa loob lamang ng 7 buwan na panunungkulan ng ating mahal na Pangulo, fully functional, higit sa lahat ang ating justice system. Ngunit pinalalabas nitong ICC na wala daw pong ginagawa ang kasalukuyang administrasyon at hindi daw po sila kontento sa paliwanag ng ating Department of Justice Secretary. Kaya naman muli po nilang binuksan ito pong investigasyon sa nakaraang drug war ng Duterte administrations. Kung meron mang sinasabi dito ni Secretary Remulla na mga ebidensya, dapat ibigay nila sa ating gobyerno, iharap nila. Nang sa ganon, ang ating sariling gobyerno ang umilatis kung may mga ebidensya laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa di umano'y binansagan ng mga kalaban sa politika na bloody war on drugs. Okay, tuloy natin ang pakikinig dito po kay Secretary Remulla. Hindi naman tayo ICC. At pangalawa, marami tayong problema ang inaasikaso. Hindi lang naman sila ang inaasikaso natin. At hindi naman natin pinababayaan ang trabaho natin. Kaya para sila yung mga himasok sa ating bansa ng ganun-ganun na lang, ay hindi naman tama. Okay. Meron mo bang pro at con sa desisyong ito? Sabi nila, ang pro is, of course, susubok ang Pilipinas. Mananatiling tayo ang mag-iimbestiga. Ano po yung kontra na opinion? Pwede ba tayong maging pariya sa international community? Hindi naman. Malus sa ASEAN. Sino ba ibang miyembro ng ICC sa atin? Wala namang miyembro ng ICC sa ASEAN. Okay. Mm-hmm.
Biruin mo, sa ASEAN, wala naman palang miyembro. Ilan bang bansa ang nasa ASEAN? Tingnan ko nga kung kaya kong i-enumerate. Thailand, ang Cambodia, ang Indonesia, Malaysia, East Timor, tapos ano pa ba? Basta sampu po yan eh. Tingnan ko na nga lang sa internet nang sa ganon, hindi po tayo makalimot. Hindi ko kabisado eh, ASEAN countries. Ito po, Brunei. Okay, Laos, Myanmar, Singapore. Yan po ang bumubuo ng ASEAN countries. 10 bansa po yan. At ni isa, ayon po sa ating Secretary of Justice, wala miyembro dyan kung hindi tayo lamang noong mga nakaraang taon. Eh nag-decide na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na umalis dyan, eh paninindigan na din po yan siguro naman ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil nagbigay na rin siya ng kanyang salita na wala na po siyang intention na bumalik po dyan sa ICC. Tapos pangalawa, hindi naman tayo katulad ng mga estado iniimbestigahan nila. Mm-hmm. Iniimbestigahan nila yung mga pinapasok nila mga lupa. Walang gobyerno yun. Walang maaayos na pagpapatakbo ng pamahalaan. Dito, fully functional yung gobyerno rin. Oh, dito, ha, fully functional tayo. O kaya yung mga kritiko dyan ng nakaraang administrasyon, pati na rin ang kasalukuyang administrasyon, mag-isip-isip nga kayo ng tama. Gustong-gusto nyong pumasok dito yung ICC dahil ayaw nyo kay Duterte. Galit kayo sa dating Pangulo. Pero nakakalimutan ninyo na meron tayong sariling soberentiya na dapat irespeto ng lahat ng bansa. Kapag ka nangyari na pumasok dito yung ICC, eh malaking kabastusan po yan sa mga Pilipino. Pilipino kayo, di ba? Mababastos. Ngayon, kung merong mga ebidensya kayong pinangahawakan laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, isumitin ninyo sa gobyerno. Fair naman ang Marcos administration. Walang kinakampihan ito. Kung sinasabi nyo ngayon, eh bakit yung nangyari sa anak ng Sekretary Remulla, eh hindi kasalanan yon ni Sekretary Remulla. Kasalanan yon ng mga operating elements ng Philippine Drug Enforcement Agency dahil sumablay sila sa chain of custody. O kaya kasalanan din ng nagpo-prosecute dito. Pero perhaps, base sa records ng korte, kasalanan talaga ng operatiba ng PDEA dahil hindi nila inobserve yung chain of custody. Kaya nauwi ito doon sa acquittal ng anak ng Sekretary Remulla. And I am not saying na wala talagang ginawang masama itong anak niya o lumabag sa Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. It doesn't mean na porkit na acquit yung tao, hindi niya na ginawa. O kaya nga ako, ang paniniwala ko dyan, with due respect sa pamilya Remulla, maaaring ginawa talaga ng kanyang anak yon. Ngunit hindi lamang napatunayan sa korte ng walang halong pag-aalinlangan ang kanyang liability dahil nga po sa issue ng chain of custody, kaya po ito nauwi sa acquittal. O, kayong mga kritiko, hindi ba functional ang justice system dahil lamang doon sa pagkakataon na yon? Hindi po. Ang dami ng mga pagkakataon, si Gerald Bantag na acquit sa kanyang kasong multiple homicide. Siya po ay inacquit ng korte noong January o noong 2020. Diba? January 2020. Yun po ay hindi rin ibig sabihin hindi niya ginawa ang nabanggit na akusasyon laban sa kanya. Hindi lang din napatunayan ng walang halong pag-aalinlangan ng kanyang criminal liability. Meaning, gumagana ang judicial system sa atin, gumagana ang executive, higit sa lahat, ang ating legislative. Yung branches ng government po natin, fully functional. Yung mga pinupuntahan itong International Criminal Court, these are government na talagang meron ng anarchy, kaguluhan. Kumbaga, halos wala ng control ang gobyerno doon sa kanilang nasasakupan, kaya pumapasok po itong International Criminal Court sa kanila. At yon ay miyembro ng mga nabanggit na bansa din. Ng mga nabanggit na grupo o ICC. Ano? Ang Pilipinas, inuulit po natin, hindi na po ito miyembro ng ICC. O tuloy po natin mga tol ang pakikinig kay Secretary Remulla. Gusto nyo tayo pasulit. Ano ba naman yun? Politika yun eh. Kung meron silang ebidensya na nais
ipakita sa atin at sabihin sa atin na imbestigahan. Bakit hindi? Dalaanin sa maayos na pag-uusap. Pero para sabihin nila, napapasok kami dyan kasi wala kayong kwenta, okay, pwede yun. Ito po ba ay posisyon ng DOJ, posisyon nyo, o posisyon din ni Pangulong PPM? Actually, yung tanong na yun ni Ms. Mangahas, with due respect po sa inyo, eh, parang napaka-common sense naman. Ang Department of Justice is alter ego ng presidente. Hindi magsasalita si Secretary Remulla ng mga walang pag-sang-ayon ng ating Pangulo. Kaya nga ang salitang gagamitin dito ni Secretary Remulla ay natin. Ibig sabihin, gumagalaw siya hindi bilang isang sekretary lamang ng ating Department of Justice, kung hindi gumagalaw siya bilang representative na ng buong bansa. Kasama po dyan ang kautusan ng ating Pangulo na hindi na tayo babalik sa ICC. O, tuloy natin mga tol, pakinggan natin ang naging kasagutan sa katanungan itong si Ms. Mangahas dyan po kay Secretary Remulla. Ito ang initial position natin, unless meron silang gagawin na makikipag-usap sa atin kung gusto nila mangyari, eh hindi tayo mapayag kundi sila makikipag-usap sa atin. Kasabihin nila sa buong mundo, papasukin namin ang Pilipinas kasi wala silang, walang nangyayari sa bansa nila, walang ganunan. So, kabastusan yun pag ginano nila tayo, kaya walang ganunan, ano? Huwag nyo kaming ganunin. Yan ang malinaw na pahayag ng ating Secretary of Justice. Huwag niyong bastusin ang mga Pilipino nang dahil lamang sa pamumulite kaninyo o ng ilang mga Pilipino dito sa Pilipinas, eh babastusin ninyo ang buong sambayan ng Pilipino. Walang ganunan. Hindi sila makakapasok dito ng maayos. Wala silang compulsory process na matatagpuan dito. Kung gusto nila papasok dito, wala silang magagawa dito. Sinasabi ko sa'yo. All right. Ngayon, ang sabi po ni Pangulong BBM is hindi na tayo sasaling muli sa ICC. Pero tila wala pa siyang statement na ayaw niya ang ICC investigation. Ano po ba ang tunay na sitwasyon? Hindi natin kailangan ng ICC. Meron tayong sariling bansa. Ayos ang bansa natin. Mm-hmm. Okay. Pero isa natin umaandar. Andiyan ang ating gobyerno umaandar. O, pakinggan po ninyo ng maayos ito, mga tol. Ha? Hindi natin kailangan ng ICC. Ha? Kaya kayong mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon at dating administrasyon, maging patriotic naman kayo sa bansa natin. Puro kayo, dahil lamang galit kayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakakalimutan nyo na yung salitang patriotism eh. Dito dapat nagkakaisa tayong mga Pilipino. Ano ba ang dapat natin pagkaisahan dito? I-set aside ang politika, huwag papasukin ng banyaga dito sa bansa po natin. Ngayon, kung talagang galit kayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi akma sa panlasa ninyo ang ginawang pakikipaglaban nito sa droga, eh yung mga ebidensya ninyo, isumitin ninyo sa Department of Justice. Nang sa ganon, masampahan ang kaso si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na siyang immunity ngayon. Tapos na ang kanyang pagiging pangulo. Kaya lahat ng mga liability na meron siya, kung meron man, pwede nyo na pong isampa sa korte. Yan ay labanan ng ebidensya. Kapag ka nakitaan po ng probable cause, pwede nyo munang isampa pala sa prosecution. Kapag ka nakakitaan ng probable cause, isasampa ng prosecution niya sa korte. Ako, hindi ako naniniwala na dahil lamang dating pangulo si Pangulong Rodrigo Duterte, eh kung nakagawa siya ng pagkakamali, kalilimutan na ng kasalukuyang administrasyon. Hindi po ganun. Kung ano ang tama at dapat, yan ang paniniwala kong gagawin ng ating mahal na Pangulo. Kung meron kayong mga ebidensya labang dito kay Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, isubmit ninyo sa ating kasalukuyang gobyerno nang sa ganun maimbestigahan ito ng ating kasalukuyang gobyerno.